everyone, welcome back to Team D Podcast, and I'm your host, Jonas Manting. Another day, another opportunity, and another day, another guest, all the way from Dubai, Jay Saint, barista baller, Jay Santos. Musta bro? Ayos lang, kumusta? Bro, thank you sa time bro. Oras ngayon sa Dubai, 3 p.m. Yan, katatapos lang yung game ni Coach Jay na ngayon. Konting kwento lang guys bago tayo magsimula. Si Jay yung nagturo sa akin sa isang drill na yung 3 points, yung bawat step mo, itira mo yung bola, nalalo mo yung Jay sa fifth floor. Tinuro mo sa akin yun eh. Tapos yung dribble na every finger. Tinuturo, alam ko tinuturo yun sa mga Milo. Hindi ko makalimutan yun bro, walang cooking. Tinuturo sa akin ni Jay yun dati. Lalo yung 3 points na bawat kanto or bawat basta lahat yung arko na yon, bawat step yung naalala mo siguro yung 3 points, bawat step siya. One step in, one step out, yun bro. Sabi ko naalala ko si Jay pag ginagawa ko dati yun. Hanggang ngayon naman pag dribble kasi syempre maraming babalik na mga alaala. Kaya yan si Jay, kasama ko dati rin sa Team B saglit, tapos nag Team A siya. Naglaro sila yung part ng first ever lineup ng Emilio Aguinaldo College Generals sa NCAA way back 2009, di ba Jay? 2009, yes. Yun, makikilala na. Guest team ng EAC. Yes, sir. Oo nga pala, guest team pala dati. Oo nga pala. Tapos yun, malalaman natin yung kwento ni Coach Jay na ngayon. Marami siyang pinagdaanan, pinaglaruan. At syempre, marami tayong matututunan sa kanya. So Jay, syempre lahat tayo may pinagmulan, may pinagsimulan. So Jay, paano mo, alam mo na, yung tanong ko, paano mo nalaman or paano ka nagsimula sa pagba-basketball? Yan, okay. So yan, nag-grow up kasi ako sa Bagong Ilog eh, Barangay Bagong Ilog sa Pasig. So yung barangay namin na yan is full of talents. Kilala mo naman siguro yung mga Dominion Brothers na EAC din sila. Tama. So at that time, nung bata pa ako, pinipersa ako talaga yung sarili ko na pulutan sila ng bola. Kahit nagsushooting sila sa half court, tutulungan ko sila. Kasi nakita ko, parang ang sarap maglaro sa college. Parang ang dami mong benefits. Kilala ka. Tapos meron kang chance na libre yung scholarship. Makakapag-aral ka ng libre. Marami kang magiging kaibigan kasi ibang lugar yun eh. Hindi lang doon sa barangay. Yun, nag-aspire ako na maging katulad nila. Sa tulong naman ni Coach Bujing Akot, kung alala mo naman si Coach Bujing Akot, napakalaking tulong niya sa akin dahil from Rizal High School, dinala niya ako sa Benedictine International School. So from public school to IS. Medyo mahirap na... Bro, di ba in yung sa Quezon City, di ba? Quezon City, pinanggalingan nila Clark Bautista, Ed Dakiwag, yan. Dami magagaling. Robby Celis. Yun, kinakwento dati sa akin ni Jay yan. Saka naka-tune up namin dati si Jay. Nung first year ako. High school. Nakalaban namin sila. Yun, tinambakan kami ng isang buwan. High school, tapos ginawaan. Grabe. Yun, so, dahil sa tulong din ni Coach Pujing yan, marami akong aspeto sa buhay na idinirekta or kinonekta sa kanya. Kaya ngayon nga, nagko-coach ako eh dahil sa kanya. So, sabi niya lang sa akin na kung mananatili ako sa Pasig, walang mangyayari. So, kasi wala rin. Ako lang din ang nagsusuporta sa sarili ko. So, kailangan kong, alam mo na, financially, wala ako eh. So, kailangan ko talagang mag-work hard para lang magkaroon ng magandang pag-aaral. Tapos future din, siyempre. So, importante kasi ngayon, future. Tama. Maging realistic ka rin. Kasi maraming players sa Pilipinas, sa totoo lang. Maraming mga aspiring. Katulad ko, isa lang din ako sa million-million na players na makikita mo ngayon. Na iba-iba na yung line nila. Pero nung time na sobrang, alam mo yan, talagang nagbibigay ka ng effort sa practice. Yan. Tapos yun, going to from high school, marami rin akong chances na na-scout ng mga college teams from Benedictine. Isa yan yung JRU. JRU. Dapat line up ako sa kanya talaga nung fresh graduate ako from high school. Ang nangyari is, hindi ko alam kung nagpalit sila ng management or something.
nawala ako sa lineup. Kabatsis sila John Wilson, sila Marvin Hayes, Jason Nokum, na sumalangit Noah. Sila Floyd Dedicatoria, yan sana mga kasabay ko sila. Pero biglang nagbago, may nagbago, kaya napunta ako sa Lyceum. Man ako sa Lyceum kay Coach Bonitan, naglaro ako doon for 3 sems. So doon ko ginugol yung unang mga rookie years ko. Tapos same time noon, alam ko, parang pinalaro ako ng Benedictine sa China eh. Habang nasa college ako first year. Na naglaro ako sa China, swerte naman na nandun ng Coach Nomar. Kasama namin doon. Diba kayo nila, no bro? Kayo nila yung kambal, sina Vivo Brothers. Ed Dakiwag, si Lester, Vivo Brothers. Nalala ko. Jester Dakanay. Yun, si Dakanay. Yun. Alupani. Ayun. Si Alupani ko nalala Alu. Mo. Nabutan ko pa. Si Alu. Yun, sila yung mga kasama ko doon. Tapos, swerte rin, nandun si Coach Nomar, na-scout niya ako, na bigyan niya ako ng opportunity or inoffera niya ako from Lyceum to EAC. Yun, tapos doon muna ako na-meet. Doon na tayo nag-meet sa EAC. Pero kita mo naman. Nag-meet na tayo sobrang, bro, nung tune-up game eh. Pero hindi ko sure kung andun ka ba? Oh, tune-up game, sigurado. Oh, andun sigurado ka lang bro. Si Clark Bautista, yung si yan. Akiwag. Cabrera, si Cabrera. Kaya yung point guard. Yung point guard. Nalala ko. Doon na tayo. Pero talagang double work ako kasi maraming kapwestuhan eh. Di ba? Alam mo naman sa EAC, talagang kailangan magbuga kayo kung pwede. Para lang ma-line up ka. Tama yun lang. Bro, talagang... Balik tayo sa ano bro, sa Benedictine bro, para may idea din yung mga listeners natin. Okay. Ano yung mga liga na sinasalihin nyo dati sa Benedictine? Meron kaming mga QCBL sa Quezon City. Lumalaro rin ng Nike Summer League, which is nationwide yun. MMBLs. Marami. Alam mo, sa tingin ko talaga, pag ang high school team is maraming nilalaro ang leagues, yung mga players talaga may chance na mag-grow. Tsaka maging college players, maybe. Pag maraming liga yung high school yun. Swerte din talagang. Sorry bro, anong nangyari dun? Ba't parang nawala na sila sa mga... Nawala na. No? Hindi ko sure eh. Sigurado nagpalit ng management. Pero isa lang may-ari nun kasi si Juan Migbondo, yung artista. Okay. Yun, siya yung ano dun eh. Siya yung may-ari. So, yun. Kasi grabe rin yung batch na nun eh, yung BIS na yun. Sobrang... Iba. Actually, nga, mga ahead pa sa amin, yung mga ahead pa na years sa amin, talagang malalakas din. Sino? Kinukuha ng team B ng Ateneo. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan. Nakapaglaro si Jun Tanuan ng FEU. Jun Tanuan. May tinatawag kami si Bagyo eh. Nakalimutan ko lang. Pero na-line up din siya sa JRU. Si Will Rick Yu, na-line up naman yan sa NU. Maraming naging product ng Tiger Sharks. Kaya, saka ang coach nun, di ba si ano, Coach Bujing, di ba? Bujing ako. Tapos, sobrang alam straight ko yun ang nangyari, bro. Parang si Coach Bujing, ano siya eh, Benedictine saka RTU, di ba? Oo. Yes. Kasi nung nawala yung Benedictine, lahat ng players pumunta sa Mandaluyong sa RTU. Alam mo ah. Kinuwento nila Justin yun nila. Kayo kinuwento nyo na... Sila John Whitfield, si John Whitfield, di ba? Kasi bro, nung after ng Benedictine bro, nung nag-RTU sila, nakalaban ulit namin sila. Sabi ko, bakit parang ito na yung nakalaban namin dati? Sinabi nga na lumipat nga daw yung buong team sa lumipat sila. RTU. Nalala ko yun eh. Kaya sabi ko, sayang naman yung team nito. Tapos nung nawatak na, yan sina Tata Bautista, ibang players. USC na. Nalala ko yun eh. Sabi galing. Ko, ang galing ng batang to ah. Di ba lala ko si Clark? Ano siya nun? Iba. Alam mo, Jonas ha, katid kita pero talagang on training sa Benedictine. Damn. Iba. Sabi talagang, ang yung win after break mo, yun ang isusuka mo. Sa sobrang hirap na practice. Ganun. Dipetics. Pero, salamat din kasi sa future mo na lang malalaman eh kung gaano ka nag-work hard, kung ano yung narating mo. At least, yun yung level na yung pala yun. Tama. Dati niisip mo, parusa ko.
Hindi pala. Parusa to eh. Oh, yung pala. Yung pala yung magbibigay sa'yo ng ano. Yung pala, ano yung panayin bro, no? Parang aral or learning, no? Na learning, alang learning. Araw, magagamit mo siya. Kumbaga, hindi lang basta sa physical eh. Kasi, pag araw-araw ko nag-training dati, medyo healthy ka eh. Pero syempre, especially mentally, di ba? Nakatulong sa'yo yun eh, na parang sa araw-araw nag-training, nag-practice ka. Tapos pagdating sa totoong buhay, na-apply mo yung mga ibang bagay dun na, alam mo yun, mental toughness, mga ganun. One is being on time. Yeah? Pagtitiis, patience, that meron ka. Yung pursigido ka. Yung hindi ka nag-give up, yun. Magamit mo yun sa buhay, hindi lang sa basketball. Especially bro, pakikisama, yung brotherhood. Kasi lahat tayo, number one yan, number one. Magkakasama, magkakaibigan. Parang paglabas ng court, kakaibigan pa rin pagpasok, yes. Di ba? At sabihin mong may friendly competition, pero andun pa rin yung pagiging magkaibigan lahat. Yes. Di ba? Kita mo, after ilang years, nag-uusap pa rin tayo, nakikita-kita pa rin sa kasama social pa rin. Media. Totoo. Kaya nga, malaking bagay ng basketball talaga. Nakaka-miss din bro, pero syempre, hindi ko masyado nami-miss yung mga suicide, mga sideline, planting rice. Pwede na. Grabe yun, yung mga sampung sunod. Sampung sunod, eh. Ano ka ba nun bro? 17-1. Mag-rewind tayo bro. Andun ka ba nun nung may nag-spit sa court? Mas maganda yung English eh, kasi yung dura eh. Ano sabi ko na? Yung dura. Wala yata ako nun. Oh, ito kwento ko lang. May nagdura kasi sa court namin nun. Ano yung nagdura? Plema talaga. Nakita ni Coach Jerry's plana. Walang umaamin sa amin. Wala, pinatakbo kami ng 10 suicide, 28 seconds. Wala ka ba nun? Wala ako nun, malamang. Wala ka na ata nun. Wala, hindi ko malamang. Tagal na eh. 2009-10 na ata yun. Anyways, kung yung mga nasa 10 onwards pa 11 siguro wala na ako dun. Sige bro, balik tayo dun sa ano bro, sa yung nung pagdating mo sa EAC, ano pang ibang school na bago mo tanggapin yung offer sa EAC, ano yung ibang school na nanligaw sa iyo? Madami pa akong tinalunan kasi kung sa dami ng school na pwede, kasi ako yung player na hindi naman ako ganun kalaki katawan eh. Payat ako that time. Tapos hindi naman ako ganun kabilis. Hindi ako high jumper. So hindi ako athletic, to be honest. Pero ang ginagamit ko lang talaga is yung utak. Kung ano yung sinabi ni coach, yun lang din yung gagawin ko. Sa ano bro? Shooting mo sa skills. Shooting, yan. Diyan ako nag-focus talaga sa shooting kasi pinakamalaking tool mo yun eh. Arsenal. So mga schools, Jonas, siguro JRU yan. Sabi ko sa'yo na muntik na ako ma-line up. Pero na-cut lang. Lyceum, nakapaglaro rin ako sa, if you won't believe me, nakapaglaro ako sa RTU. Naglaro rin ako sa RTU. Okay. Tapos muntik din ako mapunta ng Perpetual. Muntik din ako mapunta ng Paste. Yung time na umalis ako sa EA, meron ako mga offer sa kay Coach kay Franz Pumarin sa kaso lang kulang na yung years ko hindi ko na alam yun bro, hindi mo na nakwento yun kasi after na dahil nagka-problema ako financially that time. Kaya kailangan ko mag-work. Alam ko yun bro meron yung practice nun na meron kami nun na practice kami, hindi nakakapunta si Jay kasi walang budget, walang pamasahe pa budget. Nalalo ko yun eh. Bili mo ha, pamasahe. Samantalang dati, may isa pa akong practice, siguro last. Nag 1-2-3 lang ako eh, para makapunta. Kasi imagine, Pasig hanggang UN. Tama. Diba? May isa pa Jonas, mayroon akong binike. Sinubukan kong bike-in. Malayo. Malayo yun, Brett. Hindi ka rin. Malayo yun, bro. Yun lang din. Sa mga hirap ng pagiging player, kailangan talaga lahat meron ka support na natatanggap. Pero siyempre mo, balikan natin yung bro, yung parang sabihin natin na glory days mo, which is NCAA. Sila yung backcourt tandem dati ni Argel Mendoza. Sila yung 1-2 punch sa backcourt. So, dos si Jay dati. Actually, combo guard si Jay eh. Pero mas natural siya sa dos, di ba Jay?
Kamusta yung ano bro? Kamusta yung, kahit alam ko na bro, pero syempre kwento natin. Kamusta yung ano bro, okay, yung experience sa NCAA? Ay, ayun ang experience na never kong makakalimutan sa buong buhay ko kasi lahat yun, at least lahat ng tao sa Pinas or mga player, yun ang pinapangarap eh. Marami nga dito na hindi nila alam na nakapaglaro ako sa NCAA kasi hindi naman ako ganun tao na alam mo, ibubog ako kung saan ako galing. Pero alam mo yung feeling na parang na-reach ko na yung max ng pangarap ko yung time na nakastep ako sa Araneta ng opening ng NCAA. Saya lang, saya sa feeling kasi lahat ng pinaghirapan mo from high school, yung paghihirap mo nung bata ka pa, yung mga problems mo, pinagsama-sama ko siya. Tapos nung napunta na ako NCAA, grabe. Sobrang sarap ng feeling. So, nung ano bro, nung naglalaro ka na sa NC bro, ano yung pinaka sabihin natin na hindi mo makakalimutan na moments? Yung first game mo pala, sorry. Ano yung, kamusta yung first game mo nun? First game, sige, una muna first game versus Arellano. Arellano, hindi ko makakalimutan eh. Kasi may mga videos pa rin niya sa YouTube eh. Oo. Meron niya, tagal na, labo na nga eh. So, yung first game ko, finish 5 pa ako. Di ba? Ang grabe ng feeling ko, ng pasasalamat, tsaka sabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangan biguin si Coach Nomar. Hindi ko kailangan biguin ang AAC, ang family ko. Kasi eto na. This is the time to shine. Sabi pa nga, di ba? Lagi sa atin. Time to shine na. Let's go, let's go. Let's go, General. So, yun lang. Medyo, siguro nung, ikwento ko lang din yung experience ko nung whole game. Siguro mga first to second quarter, medyo nga nga papa eh. Kasi parang di ako sanay eh. Yung nakikita mo sa big screen yung sarili mo. Di ba? Pag nag-dribble, tapos titingin ka sa taas para lang makita mo yung score. So, conscious ka pa. So, grabe. Hindi ko talaga, hindi ko ma-realize na nandun na pala ako. Na nandun na pala ako sa NCAA. Kasi yung mga third, fourth, yun, nag-sink in na siya. Kasi parang tambak na kami. Hindi na maganda eh. So, yung fourth quarter, medyo nag-step up kami ni Argel na nag-usapan namin. Argel, hindi pwede to. Ako kahit pa paano matapos to ng magandang note. O sige, Jay, papukin natin kahit tambak na tayo, ganito, ganyan. So, yun. At least, hindi naman malaki margin masyado yung lamang. Natapos yung game na feel masaya pa rin kami. Yun pa rin. Oh. Sarap yung feeling, Jonas. Andun ako, bro. Lahat ng... Sky's the limit talaga. Oh, andun kami, lagi kami nanonood, andun kami sa likod ng bench. So, sa practice, sobrang proud ako na kami yung parang, kunyari, ako si Kevin Alas, syempre, yung mga plays, kami yung nilalagay doon. Ganun kami. So, parang, ka namin. Feeling ko noon, answer rin ako noon eh. So, yun. yun maambag ko doon. Actually, Jonas, key factor ng mga Team B, lalo yung mga key players sa Team B, kasi silang... Tawag dito sila yung mga ipang lalaban mo sa Team A pag sa practice eh. Kung wala sila, sigurado hindi nagagawa yung scout report. Hoy, kami yun. Guys, kasama ako dun. So. Napakalaking bagay. Malaking bagay. Yeah, proud ako dun. Like, pag sinasabi nilang NC, syempre, kailangan ko isama yung sarili. Uy, kasama ako dun eh. Totoo yun. Totoo. Tama. Saka nag-NC naman ako bro, pero sa track and field. So, yun. Kwento ko lang yun, nag-NC kami track and field kasi walang players sa track and field. Ako, si RJ, ang dami namin. Nag-shot put si Ralph, ako sa 100 meter dash. Yung iba, sa yung mga javelin throw, ganun. Okay experience. Yun bro, nung yung pinaka, yun nga, after ng first game mo, nag-sink in na. Kailan mo nasabi, ba't naghang ako? Kailan mo nasabi no bro na parang andun na yung masabi mo na I made it? Yung parang ganun. Yung parang andito na ako. Yung ganun. Actually, the rest of the games pa, hindi ko pa masabi. Talagang parang kahit nandun ako, kahit nag-game sa'yo na alam na NCAA player ka na, parang hindi pa rin talaga nagsisink in nas kasi puro talo pa eh. Alam mo yun? Puro talo pa eh. Hindi pa rin ako parang hindi ko pa ma-feel eh. Kahit although masaya ako, dahil nakapag-perform ako, hindi naman ako at least player tayo na nakaka-shoot din naman, okay, nakaka-depensa, maganda rin naman ang performance.
Pero nung time na nanalo tayo against Mapua. First ever win ng EAC sa NCAA. Talagang doon ko na siya na feel, Jonas, pagtapos noon, right after that, talagang wow effect na. Ang moment nung bro, nung kakanta na ng yung sumaludo ako talaga. Goosebumps. Yung mga nakaraan, parang yung mga first three, parang medyo ganto eh. Hindi pero, saludo. Pero bro, yung talo natin, yung talo nyo, dikit lang eh, yung iba, di ba? Hindi naman, siyempre yung ibang big school talaga, tambak tayo, pero yung mga dikit-dikit ng konti, di ba? Dikit lang. Kaya yung nanalo tayo sa Mapua, talagang saludong matigas eh. Siyempre. First ever win ba naman eh. Napalad pa na ako yung naging player of the game that time. Nalo kayo. Kaya medyo pumutok tayo nun eh. Pumutok tayo sa labas nun. Tsaka yung mga plays ni Coach Snowman, ang laking bagay. Yung so, offense defense natin. Doon muna nasabi na andito na ako. Oo. We belong. Yung EAC, we belong talaga. Kaya doon din nasabi ng NCAA na kailangan i-retain din yung EAC. Kasi guested lang tayo. Saka di ba sunod-sunod na yung panalo nun, di ba? Nakadalawang sunod, tapos dalawang highest pointer. Ano yun bro, di ba? After na Mapua, ang second win, AU ba? Binil. AUF? Binil. Oh, sina Moral. Binil. Jeff Moral ba yun? Oh, Jeff Moral. Galing na Jeff Moral, no? Oo. Oh. Johnstone, sino pa? Ura. Ura. Yung malalo ko eh. Mga galing nila. Monte Castro. Yun, yung point guard na yan, laki. Mm. After nun bro, nung after mo na sa, sa yung NCAA, meron ka ba bang ibang liga na sinalihan? Actually, nag-tryout. After ng season 85, pinag-tryout kasi kami sa PBL, di ba? Medyo may PBL pa nun eh. PBL lang. Season. Hmm. Oh. Nag-workout ako sa Cobra Energy Drink. Pero nireserve lang ako ni Coach Lawrence. Sumalakit na ako si Coach Lawrence. Poli, Jai Reyes, yun ang mga lineup nun. Parang UE ata yun eh. UE, oh. Main. Ang training is sa Tanduay. So, reserve. Nireserve ako. Hindi naman ako nakalaro. Pero may sahod. Yun lang. Na-reserve. Wala, hindi rin ako na... So, yun lang. Kasi reserve, kayo, pareho kong reserve sa Cobra, reserve din ako sa Iris Placenta naman sa Dili. Hindi nang dahil that time nas nag-ano na ako noon eh. Nag-uumpisa na ako na yung parang mamoblema. Yung mamoblema na. Mamoblema na sa financial. Andun na yung tinatawag na yung sinasabi nilang real life mga ganun. Katotohanan. Kailangan mo nang i-face yung music. Pero lagi ko sinasabi bro, pag sinasabi nilang welcome to the real world ganun. So ibig sabihin ba yung current world ko dati hindi totoo? Lagi ko sinasabi yun eh. Pag sinasabihin ako na welcome sa totoong buhay, so sinasabi ko dati, parang pilosopo ako, sabi ko. So ano to? Joke lang to ano ko? Yung sinasabi ko dati. Meron pa ako dating status sa Facebook na ganun eh, na may nag-comments na parang welcome to blah blah blah. Sabi ko. So ibig sabihin ba joke lang tong ano ko ngayon. Wala nangyari. Parang ganun. Baga, sa akin, ang tingin ko dyan sa ganyang word na sinasabi ng karamihan na welcome to the real world or real life. Hmm. Sa akin parang yung past life na nangyari sa akin is talagang parang subok. Pagsubok. O chance. Sabihin natin chance. Kasi totoong reality talaga yung sa tingin mo na talagang mapipiba ka, yun. Feeling mo talaga, pipiba ka. Pero yung parang meron ka pa rin doubt na nakikita mo yung reality na, although sige, sabi natin, top performer ka sa mga games, sa mga ano, pero alam mo yun, parang isip mo, layo. Iba pa rin yung abueba eh. Mm. Iba pa rin yung ganto eh. Iba pa rin si ganto eh. Kaya, alam mo yun, kung mapasok man ako sa PBA, hindi na ako nagpa-drop eh. Alam mo yan, hindi na ako nagpa-drop. So, ang parang sa tingin ko doon is, kung para sa'yo talaga, para sa'yo. Tama. Isang bagay. Kahit ano, kahit basketball o kahit anong ano sa buhay. Kung para sa'yo talaga, para sa'yo. Nakabukol yan, bubukol. Tama. Naniniwala ko dyan. Bubukol yan, bubukol yan. Saka ano bro eh, parang hindi naman sa parang wala kang belief sa sarili mo or mag-doubt ka sa sarili mo. Kasi makikita mo talaga yung mararamdaman mo eh. Na isa pa, sa reality, syempre,
pag naglaro ka sa D-League tapos medyo maganda yung performance mo. Oo. Syempre doon magkakaroon ka ng isip na oy, baka pwedeng mag-PBA. Oo. Kumbaga parang level-level 'yan. Hindi naman pwedeng papadraft ako kasi ganito okay na. Pero syempre, andun pa yung dati PBL pa dati, D-League. Makikita ka ng mga coaches eh. Oh, di ba? Yan yung ginawa kong ano eh. Sabi ko, kung sa sakali man na, kasi ako, Nas, kung mangarap ako, step by step, hindi ako yung nangarap ng sobrang taas agad. Ang pangarap ko is, kung makapaglaro ako ng systematical basketball, which is nakuha ko sa IS, then makapaglaro ako ng college basketball in a top level, and say, kung makapaglaro man ako ng PBL, meron. Ang nangyari lang is from NCAA, then PBL and PBA D-League, hindi ako masyadong nabiyayaan. Pero sobrang pasasalamat na ako dahil, alam mo, naabot mo yung mga dreams na oh, teams. Naman. Saka, sa dami ng players, bro, bibihira yung maglaro sa NC. Bibihira yung maka-experience ng ganun. Kasi kahit sabihin mong bangko ka o hindi ka ginagamit, pero yung nandun ka, sa part ka ng team, siyempre, during that time, sasabihin mo, wala nang bangko naman ako eh. Pero pagtanda mo, parang bibihira. Marirealize mo na, ay, sarap. Ah, na-experience ko yun. Kumbaga, magiging proud ka sa sarili mo kahit papano. Oh, diba? Kung hindi thousands, millions ang players sa Pilipinas na gusto mo ma-reach. Ang dami. Tsaka ang dami magagaling. Yun ang ano mo, kailangan mo i-consider. Sobra. Talagang, it's a matter of alam na chances lang eh. Chances, syempre, mag-hard work ka rin. Wala kang ilalagay sa tabi. Kundi, ibigay mo talaga yung todo mo. Kasi hindi mo alam kung meron ba o wala eh. Laban lang. Ito yan. Magpursige lang. Magpursige ka lang. Tuloy-tuloy. Yung pinag-usapan namin ni Shaq dati, bro, nung previous episode ko, naniniwala ka rin ba na ang buhay ng player nasa coach? Buhay ng player nasa coach. Magandang topic yan kasi... Coach ka na ngayon? Sa akin, isa akong ano eh, isa akong coach ngayon. Plus, isa akong magandang sagot ko rin yan para malaman din ng marami. Sige bro. Kasi ang buhay ng tao nasa coach. Totoo. Ako totoo, naniniwala ako. Kasi kung una-una wala ang coach Bujing Akot, wala ang Jay Santos na naglaro sa IS. Kung wala ang Nomar Isla, wala ang Jay Santos na naglaro sa EAC. Ngayon, kung wala ang coach Jay, wala kayo. Oh, yung mga players ni Coach Jay, pakinggan niyo yan. Hindi. Kasi kung re-respetuhin mo yung coach mo at gagawin mo siya parang tatay, talagang ibibigay mo yung buong tiwala mo sa coach mo, hindi mo alam yung span na kung saan ka man niya madadala. Talagang hindi yung sisip-sip ka eh. Iba yung sa sisip-sip sa magbibigay ka ng respeto eh. Ako, never akong sumipsip. Kung ayaw mo akong gamitin, wala akong pakialam. Basta magtatrabaho ko. Yung pagtatrabaho ko, mapapansin mo at makikita mong effective ako, tsaka mo ako gagamitin as coach. Yun ang respeto na ibibigay. Hindi yung magbibigay ka ng ganto, ganyan. Alam mo, pupulitika. Para may kilala ko ganyan bro. Ha? Pero wag na natin i-name drop. Wag na sabihin. Hindi, pero kasi reality yan, Nas. Kidding aside, pero totoo yan. Merong mga may parents lalapit sa'yo, coach, ano. Pero hindi. Kung makikita mo talaga yung bata ng potential, bakit? Why not? Ito, alam ko yan. Gamitin natin yan. Bakit? Nag-perform ba? O, nag-perform eh. Kaya wala akong magagawa. Nag-perform. Diyan ka, stay ka. Totoo. Alam ko yan, bro. Saka, hindi naman sa pagbubuhat bangko, parang alam ko naman sa sarili ko nun na mas deserving ako kung sino man yung kung kilala mo na siguro. Ako, nung Team Bika, pag ikaw ang bumabantay, ayoko. At bro, ah. Tinatao-tao muna kami. No offense, bro, ah. Gustong-gusto ko yung bantayan kayo noon except si Argel. At saka si yung mga big man, yung mga nanununtok. Kasi kayo mababait kayo eh, ikaw, si Chong. Kayo mababait eh. Hindi kayo masyadong bubulong-bulong pa kayo. Di bully. Maglulusutan na kita. Banting, inay-inay lang ha. Ganun. Tapos pag kami naman nag-dribble, depensa kayo, binibigyan nyo kami ng chance to lumusot. Pero si Argel, wala talaga eh. Sa tagal, hindi ka papalustin ni Argel. Sa inyo, ganun ginagawa eh. Sa aming pandalawa.
Eh, magkaslap kami. Talagang nagbabakbaka ko eh. Sayang ka dito eh. Nakikita ko siya. Tatawa na lang kami. Kaya nga, sabi ko, talaga ko, si Argel, talagang hindi ka papa sa half, sa 8 seconds. It's either turnover ka or papasa mo yung bola. Totoo. No? Iba-iba ang depensa nun, Martin Mendez. Talagang, yun, isa pang masipag talagang player, kaya deserving sa lahat kung ano man na nabot. Kaya nga, sobrang proud ako sa kanya hanggang ngayon pag sinasa sa mga kaibigan ko, yung nasa Pilipinas pa ako, nung nasa MPP, kilala ko yan. Teammate ko dati yan. Ganun ako. Lahat ng kilala, lahat ng kilala ko. Ano yan? Tropa-tropa dati yan, yung mga ganyan. Siyempre, parang proud makulit ka. Yan. Makulit yan. Itop. Sana yung next na ma-invite ko dito para... Maganda rin kung maano mo si Argel dahil marami rin yung maisi-share. Sabi nga niya, sabihin daw niya ako pag ready siya. Oo. Ano bro, balik tayo dun sa, sa career mo nung NC. Sino yung parang nag-welcome sa'yo sa NC? Alam mo na, yung binigyan ka ng isa, yung ganun. Welcome? Lagay na gano'n sa amin. Yung sa akin, nag-welcome sa akin dahil siya yung kabantayan ko eh. Siya yung kabantayan ko ng time na yun dahil pinapatao sa akin. Ang galing kasi ni Jimbo nun, di ba? First draft pick. Galing. Di ba? First draft pick na yun. Di ba na, Jay, nalalam mo noon, nung nakalaban nyo sila sa Nike Summer League, nung rookie pa lang si Abueva, yung unang-unang labas ni Abueva sa mga liga. Nalalam mo yun? Sa tao. Oh. So, si, ang lakas nila, Jimbo. Sanggalang, Pamboy, Pascual, saka si Calvin. Grabe, no? Kompleto, grabe lineup na yun. Alam mo na eh, na magcha-champion talaga eh, no? Doon ko nakita si, doon natin nakita si Calvin nun bro eh, di ba? Alam mo sa Nike Summer League. Nakalaban niya sila. Dun, Kalbo pa. Oo, sino to? Ang laki. Number 7, sino to? Talagang, parang nakakatakot. Parang, nakaka-intimidate yung itsura. Di mo alam kung ano eh, kung di mo alam kung, tawag nun, college pa talaga o mama na eh. No? Oo. Kasi napagkakamalan pa natin matanda na eh, no? Eh nga, bro, balik. Iba yun, iba Calvin na doon. Balik tayo kay Jimbo, bro. Paano ka win-welcome ni Jimbo? Hindi, yun. Una, ano na niya ako eh. Parang sinab niya ako. Sinab. Kasi parang dinidepensa ako siya. Kasi siyempre, Jimbo Kido, nasa harap ko. Sa kakabantayan ko. Talagang pre-nature ball ko ba? Pre-nature ball ko. Tapos binigyan ako ng isang offensive foul. Boom! sabi sa akin, hindi you up to. Etcheta. Welcome to NC. Pero pagkatapos naman, nilapitan ako, sabi niya, wala lang yan. Nasa free throw kami, nausap niya ako, sabi niya, siya. Parang umaga, kasi siyempre, liga ng NC, talagang kailangan bulog mo. Parang tinapik niya ako, yun yung parang, alam mo yun, sa player, kasi pagka, parang sorry. Player code. Sensya na. Maliban kay ano bro? Maliban galing kay din. Ayan. Jimbo rin na. Maliban kay Adel Jimbo bro, sino pa yung para medyo nahirapan ka na lusutan or batang? Nahirapan. Ito, kasi pag binibigay sa akin si Reggie Barra. Yan, pag binibigay sa akin. Sino pa? Sa San Beda, pag pinapatao sa akin ng point guard na Borgi Hermida, na napakabaga lang, pero galing mag-dribble. Mark Kagoko, tsaka John Wilson ng JRU, yun ang mga kabantayan. Mga Ilopre, tsaka yung itong Jet Vidal. Di ba? Perps. Sa Perps. Yan ang mga mahirap na bantayan ng time. Yung time na yun. So sila yung mga ano mo, parang top 5. Sino yung top 5 mo na toughest matchup mo? Best matchup? Toughest. Top 5. Actually, meron tayong top 20 kasi gagaling ng mga to. Pero sa top 5, top 5 lang muna. Number 1 yan, out of respect, sa hindi ko malilimutang offensive foul. Number 1 si Jimbo Aquino. Number 1. Okay. So pag-welcome niya sa akin tsaka sa parang professionalism na pinakita niya, Jimbo Aquino. Sunod is John Wilson dahil sa shooting power talaga. Shooting power. MVP. Na talagang kahit close-up mo sa mukha, pasok pa rin eh. Talagang ganun. Borgi Hermida.
Dahil combo guard ako eh. So combo guard na pwede akong bumantay sa point tsaka mag-point. Yun. Kevin Alas, pang-apat. Kevin Alas. Kevin Alas. Tsaka Ricky Barra sa uli kasi tres siya. Pero 1-2-3 kasi ko eh. Tama. Yun ang mahirap eh. 1-2-3 ako. So pati ang Ricky Barra eh, na-but na kabantay. Yun, yun sila. Malulupit din. Lakas. So, bro, lakas ng top 5 na yun. Puro wing. Puro wing. So, si Jimbo, si John Wilson, dalawang, dapat alam ko MVP dapat si Jimbo nun, di ba? Pero na technical siya, di ba? Oo. Tapos, pero oo, deserving naman si John eh, di ba? Tapos si Borgie, tapos dalawang Knights, Kevin saka si Ray Guevara. Lalakas. Ray Guevara. Oo, lalakas. Talagang mahirap bantayan so, din. Mahirap. Tsaka pag nagbabantayan kami, parang talagang doon mo feel eh, na gusto rin ng coach na may staff ka eh. Talagang sila yung nilagay sa'yo eh. Parang pag nilagyan ka ng ganung superstar, sa tingin ko sa kanila, superstar eh. Pag pinabantayan ka doon, ibig sabihin, uy, teka, iba ko ah. Ibig sabihin, talagang pinapatao sa akin ah. Parang kaya meron ka rin threat somehow. Kaya nga nung tayo bro, nung pinapabantayan nila ikaw sa akin, ano ako, parang... Ikaw, ano ko eh. Talaga makikipag... Siyempre. Siyempre, ano tayo, pakita. Pero ganda. Ganda nun. Jonas, kung wala yan, lalong di ako matututo mag-tumawid daw nga ng bola. Lana, nakuking na tayo dito, Jay, ah. Ocelli. Pero ano bro, nakalimutan ko tanongin bro. While ano, growing up bro, sino yung parang ina-idol mo nun? Sino yung pinapattern mo yung laro mo? Pinapattern? O kaya idol while growing up kasi, siguro, una dyan yung tatay ko eh. Kasi father ko naglalaro rin ng basketball eh. Tapos sunod niyan, yung malalapit sa akin, yun ang mga ina-idol ko eh. Baga, sabi ko sa'yo, hindi ako masyadong parang wow agad sa mga idols o sa pangarap. Kumbaga, kung sino yung malapit sa akin, kung saan muna maliit, yun muna ang importante sa akin. So, father ko, si Coach Bujing Akot ulit, dahil relative ko yun eh, kung di ano, pinsang buo ko yun, si Coach Bujing. Pero, ang nakita mo yung professionalism niya, tsaka yung sa the way niya kung i-treat, hindi, di ba? Kumbaga, para walang masabing politika. So, yun. Pero sa PBA, nung naglalaro ako, PBL, si Chico Lanete. Kung wala mo si Chico Lanete. Oo, oo naman. Chico Lanete. Chico Lanete yan. ICUM tapos Harbor Center, mga ganun. Idol. Oo, idol yun. Chico Lanete. Tapos nakalabang ko yung kapatid niya, si Garbo. Garbo. Sa Leda. Si Chico Lanete yan sa PBA. Yan ang idol ko. Kung tatanungin mo naman ako sa NBA, si Rafer Alston. Kung kilala mo si Rafer Alston. Oo naman. Ano, Skip to My Lou? Yeah. Skip to My Lou. Kasi growing up, nanonood ako ng End One. End tayo. Lahat naman tayo. End One. Skip to My Lou. End One yan. Tapos nung naging NBA, wow. Sabi ko, from streets, direct to the big leagues. Diba? Tapos naging pangarap ko rin siya. Yeah. Oh, from streets to the big leagues. Ibang klase yung mga ano mo, yung mga ina-idol mo dati ah. Kasi usually Kobe, LeBron, mga ganun, di ba? Yeah, Kobe, diba? LeBron. Sobrang common yun sa'yo. Unexpected eh, di ba? Chico, Rafer Alston, magagaling naman sila, pero syempre, hindi sila yung laging sinasabi ng mga players, di ba? Nawawala yung net ko ah. Eh, pati sa PBA, di ba? Chico Lanete. Pero idol ko yan. Oo, ako rin. Underrated. Pleasured daw eh. Kuya Chico. Talagang naging ka-teammate ko siya eh. Sa Danny Spirito. Danny Spirito Cup. Pero na... Nung naging ka-teammate ko talagang... Nung ano bro? Sobrang... Since medyo tapos na rin naman yung playing career mo, pwede mo nang ikwento to. Naglaro ka ba sa mga ano dati, mga panalay, mga alam mo na, ligang labas? Meron din, Bulacan, yan.
Bulacan, sa Palawan. Layo. Naglaro rin. Oh, sa ang malayo, Baler. Layo. Aurora. Baler. Aurora. Ano yun? May nag-invite sa'yo? Sa Quezon. Quezon. Mostly, karamihan ng paglalaro ko yung mga pustahan na malalaki. Yung mga organized naman ang pustahan, hindi yung parang pick-up games lang talaga. Organized na may referee, na may pustahan. Yun, mga 50,000, 100,000. Kumbaga parang nakakatakot maglaro. Kaya ngayon parang na, ano, na dadala, natatakot. Kumbaga hindi mo masabi, pero, no? Yun, sa mga panalay, pick-up games, ano, yun ang magpapatibay sa'yo. Mm-hmm. As players, once na nagdaan ka sa ganun, doon talaga mabubuo yung ano mo, loob. Mabubuo yung loob. Yung crowd pa lang nakakatuwa. Yun talaga. Yeah. Kahit nga yung mga interbarangay lang eh, di ba? Oo. Naglaro nga kami ni Milan sa ano, San Andres eh, sa labas ah, hindi sa gym mismo, sa San Andres yung outdoor doon. Grabe, sobrang daming ano doon. Alam mo na. kami ni Ivan, naglaro kami din sa kanila. Talagang parang yun yung Tondo 2.0 eh. Talagang ang nakakatakot. Bro, seryo, ano, okay ba tayo dito? Oo, kasi yung mga pinsan niya, kami nila Tomlin, kami nila Liwag, doon kami, ni Hao. Talagang naglaro kami doon. Si Hao, sinama mo si Hao? Oo, sinama namin. Ay, nakakatawa si Hao, bro. Sinama na. Sinama si Lochi. Sa liga namin sa ano. Kakat ko naman tayo, hindi nakasama. Sinama ko doon sa Santa Ana. Patakot yung kalaban namin, protesta. Di pwede yan, ang laki. Yan ang binigyan ng bola. Hindi na salo. Salo naman niya. Yan, di ba yung takbo siya? Nagbago isip ng kalaban. Ay, sige, okay, pasok ko lang. Para kasi, masaya. Kasi yung lay, sabi ko sa kanya, bro, dunk. Inanong ko siya, pakitaan mo. Dumang. Dinang, eh, parang hindi yung dunk mo swap to. Kaya tayo dito. Lala, hindi na natakot yung kalaban. Pero ikaw, ano, makakadak ka pa. Makakadak ka pa kayo sa doon. Dunk ako doon, bro, ano, dalawang beses. Kasi medyo hindi naman ganun kataas. Parang tapring na, ano, dalawang beses. Nagkagulo nga doon, bro, yan doon si Hao noon. Kasi yung kasama namin, police. May yung isang teammate namin, medyo madumi maglaro. Kasabi ng police, sige, tirahin mo lang, ano, ganyan. Eh, yung kalaban namin, ang dami, ang lalaki. Dami nila. Tapos parang nagkagulo. Okay, nila. Nilabas yung baril, bro, takbuhan. Ay, patay. Kaya ko natatakot to eh. Hindi na ako lugar. Hindi na ako bumalik doon. Kasi sabi, kasama ko yung tito ko. Sabi niya, huwag ka nang bumalik dyan, Nas. Baka mapahamak pa. Wala, di ka naman binabayaran dyan. Nagkatrabaho na ako noon eh. 2011. Huwag ka nang bumalik dyan. Hindi na ako bumalik. Kasi nakakatakot talaga. Sabi nga nila, pagsisihan mo lang yung mga bagay na hindi mo ginawa. Di ba? Totoo yun. Oo. At pero, least, pag hindi mo ginawa yun. Pero yung mga nagawa yung, mo. Pero, yan. Yung mga lesson nun, madadala mo yan hanggang ngayon. Kahit kailan madadala. Eh, dadala ko yan pagdating ngayon sa trabaho ko. Kasi meron ako sariling, meron din kami trabaho rito na sa coffee industry ako. Diba? At the same time, pinasok ko na rin yung coaching kasi parang na-iklian ako sa lifespan ng basketball career ko. Parang gusto ko na at least ma-share ko sa mga bata na kung ano ba talaga dapat yung process, kung ano ba talaga, hindi, walang madaling process, walang shortcut. Tapos, kung may mga opportunity, grab lang ng grab at huwag niyong pinababayaan yung mga opportunity. Tama bro, kasi minsan lang dumating yan, yung mga opportunity. Minsan, minsan never, talagang kahit anong hintay mo, never. Yan. Pero, pag dumating yan lang, grab lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa, lagi lang work hard lang sa practice or individual skills yan ng dalawa. Kasi minsan, isipin ng iba, hindi kasi coach's perspective yan eh, kaya ganyan, baka marketing tool or something na ano. Pero end of the day, in reality, kapag kwento ko sa'yo yung kung saan ako nagmula, at saan ako nakarating kahit papano, marirealize mo na totoo eh. Totoo yung process. So yan bro. Saka ano bro eh, parang, especially ikaw, marami kang experience. Talagang maraming matututunan yung mga bata sa'yo. Hindi lang yung paano mag-dribble, paano mag-shoot. Program, hindi lang. Minsan kasi yung character, yung development ng player. Kanina nga sa, share ko lang, meron kasi kami kalaban. Pwede ba magbangkit ng team name? Sige.
yan team sa Team Roses, okay naman, ang ganda ng program nila talaga. Mm-hmm. Kami yung team namin is Last Shot Team, yung pangalan. So, may bata doon na naka-shoot. Mm-hmm. Ganda. Tapos ginanunan yung player ko. Mm! Ayan, hindi tinawagan ng referee. Hindi, nagreklamo ngayon ako. Sabi ko, ref, tawagan natin yun. Ref, opo, tatawagan mo. Hindi yan tinatawagan. Nag-timeout ako. Kinausap yung referee. Ref, tawagan mo yun. Kailangan mo yun warningan. Taunting. Bakit? Oo, taunting. Plus, yung bata, lalaking mayabang. Ayun na ngayon ko. Kasi kahit hindi ko siya player, pangit naman kung hayaan natin as officiating na nagkaganon yung bata. Sabi niya, okay, okay, sir. Warning, ganda, ganyan. Tapos end of the game, nilapitan ko yung bata mismo. Sabi ko, hindi yung gusto ko lang mag-technical ka or something. Gusto ko matuto ka na keep your head in the game. Huwag ka masyadong magpadala sa emotion mo. Kahit tambak me. Jonas, tambak kami. Pero wala akong ano doon kung hindi maturuan yung bata ng tamang attitude. Yun. Saka maging ano yun eh, maging para, magiging bad habit niya eh. Oo, tapos na... ngayon, ano sa kanya yun? Shock sa kanya ngayon. Sabi sa akin ni Coach G, talagang, that pala, hindi ako masyadong. Yeah. Laking bagay na yun. Oo. Hindi ko player yan, ha? Hindi ko player. Sa so, ano bro eh, parang alam mo kasi yung pakiramdam ng ganun. Siyempre, dumaan tayo sa lahat ng ganun eh. Hindi mo nakokontrol yung emotion mo. Minsan nakala mo okay lang. Kasi, nanonood ka lagi ng highlights na NBA, PBA, may ganun eh. Di ba makikita mo yun? May ganun, no? Oh. Pero siyempre, pag nasanay ka na ganun, hindi magiging magandang habit yun sa'yo. Siguro kung meron ka lang celebration sa sarili mo, not pointing direct sa kalaban. Tama. Kumbaga, ako, katulad ko, pag nakaka-3 points ako, Nas, di ba? Talaga, sarili lang. Masaya ako kasi iba yung Iba kasi yung celebration na sarili mo lang. At saka yung parang, i-ano mo yung kalaban mo. Mali. Iba yun. Yan ang tinuturo ko dito sa mga players namin ngayon. Huwag tayong ano, kahit talo tayo, walang problema, basta yung attitude natin tsaka yung composure natin, ano, buo. So ano bro, yung work mo ngayon dyan sa Dubai, sa coffee industry ka. Oo. Tapos, paano mo nahanap yung coaching career mo dyan? Paano mo na... Ayan, ito. Swerte rin ako kasi yung pinatawag na Cougars Basketball Camp dito sa Dubai. Sila talaga yung mga unang, let's say, nagpo-focus sa mga young ages na mga coaches. Marami na rin naman ako naging napag-coachan dito sa Dubai, sa mga basketball clinic. Pero nito lang akong years, para siguro mga 2 years. 2 years siguro, nag-umpisa ako na mag-coach talaga ng team. Na ngayon, hawak ako ng youth. Pero nung previously, sila Argel pang hawak ko. Previous. Montik pa kami mag-champion kasi minalas lang din. Nag-umpisa ako mag-coach kasi yun nga, sa sinasabi ko sa iyo na sana ma-share ko, mapahaba ko yung lifespan o yung mga untold stories na hindi nag-prosper or something. Gusto ko makatulong. Alam mo yun, in a way of coaching, in a form of coaching. Yan. Kaya pinusok ko ngayon. Parang part-time mo lang yan or full-time na rin? Part-time. No. Pero balik tayo, bro. Sige, bro. Ngayon, nag-collect din ako ng mga certificates of coaching. Kasi, syempre, kung mag-retire ako, kung sakali, sa work ko, sa day job ko, kung tawagin, kung uwi na ako sa Philippines, syempre, pangarap ko rin talaga maging coach. Oo naman. At naman, kung tumandaan. Masarap mag-coach. Para makabawi. Andun yung passion eh, no? Para lang makabawi, patakbuhin ko, no? Gano'n, no? Pero hindi. Planting rice kayo dyan. buong ensayo natin, takbo na walang buwan. Track and field. Alalo ko yun, meron kaming practice nun, bro. Grabe. Nung kalaban, alala mo yung laro ko sa NU, yung kalaban ko sina Junkie. Yung medyo maganda laro ko. Sunod-sunod. San ginala? Sa Iyak. Kasi. Tapos kami nila Royder, kami nila Alo. Royder Cabrera, no? Biroy mo si Royder, di ba? Suwerte, di ba? Alam ko magaling na siya ngayon eh. May nabasa ko. Okay na ba siya ngayon? Sabi. Sana ma-invite ko rin siya. Pero wag mo na siguro maaga-aga pa. Pag medyo ano na, okay na siya. Naalala ko yung bro eh, parang si Coach Eli, kasi talo kami sa UE noon, kinala Paul Lee. Tambak kami. Mm-hmm. Nag-practice kami ng alas 3.
Pinalaro si Polly. Ano na? Pinalaro. Oo, oh, ando timbi lang siya nun bro. Si Polly, sina Asibar, sina Tagarda. Talo kami, tambak kami. Si Coach Eli, ako ko ba ang problema niya? Pinag-practice kami ng alas 3. umuwi kami nun, alas 8, alas 9 na. Parang tulog ko, alas 3 oras ang tulog ko. Yung ginawa namin, takbo-takbo lang naman kami. Sabi ko, ano ba itong ginagawa natin dito? Akin, build na. Bro. Parang maisip mo yun, ba't kaya? Di ba? Anong tawa nito? Parang may mga skills naman dati, may mga ano, pero mas marami yung takbo eh, no? Di ba? Oo, mas marami. Pero kailangan eh. Kailangan. Sabagay, talaga. End of the day, kasi ayaw ng coach na nakikita, tumutukod ka eh, sa loob ng court. Eh. Di ba? Pag tumukod kang ganito, better sa bangko ka na lang. Eh. Diba? Tama. Gusto nun, talagang lagi kang ano, ready ka eh. Bago ka isap, talagang luwa na yung dila mo. Diba? Yun din yung sa kaya mga, kailangan. Ano ko yung bro eh, isang pride ko rin dati. Gusto ko ako nauna nun sa takbuhan. Kung ang bilis mo nun, sa ilang seconds ba pinatapos yung ano? 28. Ako nun, kaya ko 27, 26. May ano ko nun, record ako nun eh. Ngayon, 26, 27. Si Argel nun. Ako yata nun, 30. 30 lang ako. 30. Di, mabilis ka rin nun. Tayo nga laging nun, bro. Tayo yung laging, ano, parang nauna. Ano ko yun? Parang wala ka pa nun, rookie ako nun, bago ka mag-eyak. Si Argel ang bilis. Eh, sabi ko, bilis ito. Sabayan ko. Binakitaan ko. Ganun ako. Nagulat sila. Kaya kinukuking-kuking ako noon nila mga Jurel, ginaganon ako. Uy, yan, kapatid ni Argel to, eh. Alam mo yung kuking-kuking nila. Siyempre ako naman noon, papa. Gustong-gusto ko naman. Sino Coach Eli, ganyan. Kasi meron pa dati, yung liga namin, yung home and away nga. Nung parang ang ganda laro ko sa NU, kalaban si Janke, ganyan-ganyan. Tapos, sinasabihin ako ni Coach Eli noon, the next Ronjay Buenafe. Takin ako, sabi ko. Coach Eli. Cooking. Coach Eli. Tayo dyan. Kala ko, ang nanood ka nun bro eh. Hindi mo nalala yun, yung maganda yung laro ko sa NU. Hindi ko na maalala eh. Tagal na yun. Pero malamang nandun ako, sobrang tagal na. Kasi doon ka nun bro eh. Kasi pag lumabo na nga mata ko sa tabla eh. Kasi ano yun bro eh, parang pag nagkakasalubong tayo, no, lagi mo akong binabati, no? Ang ganda ng laro, ang ganda ng laro ko ng bating, yun, bla bla. Kasi ano ko, naka 11 points ako noon eh. Tapos, doon ako nagkakumpiyansa noon bro, akala ko mag-TA na talaga ako noon, sinasabihin na. Kasi sinama nga, di ba, nag-Uni Games nga, sinama nga ako sa Uni Games noon eh, tayo eh. Naalala ko yun. So, na pagpunta mo sa Dubai, naghanap ka ba or may nag-anap? Hindi, nung napapunta ako rito, yung kapatid ko kasi nandito, so binisa niya ako under his name. Tapos yun, nag-apply ako sa Starbucks. Nakuha ako sa Starbucks. Tapos after 2 years, yun, napirata ako rito sa kung anong trabaho ko ngayon. 7 years na ako rito ngayon. Tagal na? Sa company namin. Matagal na. Mabait ang amo namin, kaya nakita mo, sobrang libre ko na nagka-coach pa ako. Nakakapag-coach pa ako. May time pa kayo, kumbaga, hinayaan kayong gawin yung ano nyo, yung gusto nyo. Yung, basta trabaho, balance lang. Kaya barista bowler. No? Barista bowler. Ganda nga doon eh. Medyo parang unique nga eh. Catchy. Oo, catchy. Bibihira yung ganyan. Wala, ngayon ko lang narinig yung ganyan. Karamihan, ano eh, parang iba ng field talaga eh. Kumbaga hindi. Ibang field. Kaya ngayon, Jonas naman, yung mga barista rito na gustong mag-recreation ng basketball, pinagsasama ko sila. Kung nakikita mo, dami nila. Oo nga. Yung mga barista nagbabasketball. Pero puro Pilipino, no? Puro Pilipino. Ang daming Pilipino dyan eh. No? Buti pa dyan. Barista talaga, hindi Pilipino kasi hospitable eh. Hospitable. At the same time, magaling pa sa kape. Natural yung ano eh. Yung pagiging... Natural na yan sa atin. Kahit saan tayo mapupunta. Yun bro, ano yung ma-advise mo sa mga fellow team B or yung mga current team B ngayon na gustong maging successful sa mga career nila or sa pagiging basketball player, ano yung mga advice mo sa kanila? Okay. So, ang advice ko lang dyan sa mga team B is kung ano yung nakukuha yung mga incentives or gifts or chances sa school, grab natin. Kasi free, minsan nabibigyan kayong free scholarship. Yeah? May mga less,
may mga miscellaneous fees lang babayaran. Napakalaking bagay na nun. At the same time, ngayon, nasa team B ka na, huwag mong tanggalin sa sarili mo na pwede kang maging team A sometime. Kailangan mo lang talagang magtrabaho, kailangan mo lang talagang, let's say, ipakita. Kasi kapag hindi mo ipapakita yung sarili mo sa coach, hindi ka rin talaga mapapansin. Pangit sabihin, pero kailangan eh. Kailangan talagang magpakita sa coach. Kailangan mong somehow, pag meron kayong scrimmage, kainin mo yung team A. Ganun talaga yan eh. Para ma-realize nila, oh, eto si team B na to, kailangan to nasa team A kasi pwede. Diba? Tapos, yun lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Huwag ka lang mawawalan ng panlasa. Ayos yun ah. Naku, mahirap yun. So, yun. Iba na yun eh. Trabaho lang. Kung may chance kang mag-gym, gym. Kung may chance kang mag-work sa shooting mo, shooting. Extra work. Extra work. Huwag kang umasa sa practice lang itself. Wala yun. Before practice, pumunta ka. After practice, mag-stay ka. Yun lang. Disiplina, tulog, tamang attitude, pakikisama. Maraming points na alam mo rin sa sarili mo kung paano. Team B, pwede maging team A yan. May maraming mangyayari. Tsaka hindi natatapos ang buhay sa basketball. Tandaan niyo. Yun ang number one. Tsaka syempre bro, pinaka-importante yung experience or yung mga learnings na makukuha mo during that time. Yun. Lahat ng good things. In life, in the future, ma-apply mo lahat yun. So yan. Tsaka... gather lang ng gather lahat. Maging ano kayo, maging sponge kayo, di ba? Kumbaga parang absorb lang kayo, sponge ng kabutihan ha. Kasi while sa college ka, pag nag-sponge ka lang, kalokohan, patay. Oh, iba-iba yung ibang usapan yun, no. Kasi dapat, pwede naman, hindi naman masamang maging jolly, at the same time fun yung experience mo sa college basketball or team B. Para pag nag-teammate ka, yung dala-dala mo silang lahat. Saka gawin mo yung, isa pa bro, 'di ba? Ano, parang sinasabi kasi nila, oo, nag-graduate ka nga, pero hindi mo ginagawa yung career, yung tinapos mo. Pero minsan nakakalimutan natin yung parents natin kasi yung mga parents natin ang pangarap minsan yung makatapos ka lang ng pag-aaral. Oo. 'Di ba? Yun yung kasi minsan hindi natin naiisip yun eh. Ba't ko tatapusin yung pag-aaral ko eh, hindi na naman ako magiging kung ano man 'yan, 'di ba? Pero minsan ang sarap yung pakiramdam na mabigay mo yung pangarap ng parents. Napasaya mo yung parents mo. Tapos kung ano yan, Jonas eh. Sige. Sa tingin ko, ang una talagang pangarap ng parents mo is makapagtapos ka ng college. Ngayon, kung di mo nagawa, ang susunod na pangarap nun, hindi matatapos kasi hindi ka na nakapagtapos. Ang pangarap nun para sa'yo is maging maganda yung buhay mo. Buhay mo. Pag maganda yung buhay mo, as parent, ngayon kasi parent up nga ako, parent up 3 na ako. So, kung yung mga anak ko nakatapos, in reality, baka hindi, or something na ganito, ready ako dyan. Kung gumanda naman ang buhay nila after, pwede na tayong... Oo. Ito yan. Diba? Kasi, alright na tayo. Ngayon sa mundo na to, ako hindi na ako masyadong naniniwala sa parang yung educate, yung college, kasi at the end of the day, depende pa rin yun sa magiging career mo eh. Ang naniniwala lang ako bro, yung doktor, dentist, nurse, yung mga alam mong kailangan pag-aralan. Law, ganyan. Pero yung tipong alam mong pwede mong aralin sa YouTube, kunyari IT, di naman sa inaano ko yung mga IT. Ako, HRM ako eh. HRM, di ba? HRM, di ba? Parang kahit sino pwedeng kayang gawin yan eh, di ba? Aminin na natin, di ba? At para sa akin, education, hindi naman ako naging teacher. Pero, hindi ko naman sinasabi na parang wala akong natutunan. Which is, na-apply ko rin naman yung mga natutunan ko dati na kaya nagkaroon din ako ng work kasi kung hindi naman ako nag-aral din, hindi ako marunong mag-computer, magsalita, sulat, di ba? Kaya sabi ko minsan, parang ang hirap i-advise yung mga bata kung ano ba talaga yung aaralin nila. Kasi, syempre, nasa'yo pa rin yan eh. Kaya nawala na yan eh. Dati ang mga parents sasabihin, ito, diba? Dapat nurse ka. Ito, dapat, ano ka, ganito, ganito. Ngayon, wala na yan. Nagbabago na yan. Ano trip mo? Gawin mo. Sige. Ngayon, kung gusto mong ano maging vlogger ka ng Dota, eh, kumikita ka naman, masaya ka naman, go for it. Diba? Go. Kaya, malapit na rin ako maging, ano, maging parent, maging tatay. Siyempre ako, hindi ko rin masyadong, sabi ko, hindi ko pipilitin to na maging ganito, maging ganyan. Kasi siyempre, buhay nila yan eh. Parang, hayaan mo sila yung mag- pero nandun ka. Support ka. Nandun ako sa likod. Oo. Kung matutumba ka, tatayo kita. Ganun.
Pero tuloy ka lang, lakad lang. Kasi ano bro, parang biggest what if mo sa basketball career mo, hindi pong what if mo. What if. Yun, ang biggest what if is kung what if kung tuloy-tuloy yung EAC career ko. Kasi EAC career siguro may 2 or 3 years pa ako doon. Kung tinuloy ko sana siya, who knows, di ba? Kasi siyempre, minsan naman, hindi naman sa pagyayabang, minsan nagiging player of the week tayo. Minsan nasasama tayo sa mga top names at least. Yun, honor na yun para sa akin, sa parents ko. So what if na nga lang, kung tinuloy ko yun, sigurado, baka sakali, yeah. Who knows? Kung ano bro, kung nagtuloy-tuloy ka, tapos umabot ka sa MPBL, pasok ka pa eh. Pwede ka pa eh. Kunyari, condition ka pa rin o kaya nasa prime ka pa rin. Kasi bata ka pa, early 30s ka pa lang, di ba? So, kung umabot ka sa, kung sumakto ka dun sa MPBL o kaya yung mga legal bismin ka. Yung marami ngayon, marami. Makakalaro ka pa rin, di ba? Who knows? Yun yung what if eh. Kung itong, katulad yan, nakita ko si Arjel, condition na condition pa rin, parang college. Ano. Sabi nga niya, Jay, taba mo. taba mo. Sabi niya, pinabayaan mo na yung katawan mo. Sabi ko, hindi, na-focus lang talaga ako sa coaching. Tsaka, ngayon nga, medyo napupusigi akong magpa-condition kasi, yun, baka makapaglaro pa ulit. Oo, bata ka pa, Jay. 33 ka pa lang. Oo, kaya pa yun, bro. Kaya, hanggang 45, kaya. Kaya mo sina, ano, sina Mark G. Di ba? Ilang taon naman ngayon. Kaya pa yun, bro. Pa rin. Baka yung laro mo naman, hindi ka naman yung parang Derrick Rose na yung sobrang ganun. Atake. Oo, hindi. Kaya mo pa, bro. Parang walang cooking. Lahat naman eh. Kaya naman eh. Basta condition lang. Basta condition talaga. Oo, ayaw rin sabi. Na sila marunong wala sa condition. Mahirap. Pero syempre, bro, natunan ko rin to. Parang, wag mo rin piritin kung talagang yung passion totoo. Wala. Mamaya doon ko rin may injured eh. Minsan may ganun Oo nga eh. Yun naman sana. Kaya so, kailangan siya, ano. Kailangan talaga ready ka. Saka ano bro eh, parang syempre maglalaro ka pa rin dahil gusto mo saka masaya ka sa ginagawa mo. Nakakuha mo naman yung parang contentment or satisfaction sa mga pailaw, mga limahan. Okay ka na, di ba? Hindi mo naman kailangan okay ka patunayan na makipag-compete pa sa highest level, di ba? Oo, hindi. Ngayon, ganun din. Diba? Kailangan mo rin ilagay sa lugar yung kagustuhan mo. Hindi pwedeng lagi go lang ng go, baka mamaya. Kayang-kaya ng sinasabi ng utak. Isip mo, utak, pero yung katawan. Hindi na kaya ng katawan. May ganun eh. Depende rin talaga. Oo. Ayun bro, before we end bro, ano any message sa mga supporters mo dati saka supporters mo ngayon bro sa mga Emilians, sa mga taga BIS, RTU, sa lahat sino? Shout out pa rin diyan sa Emilians, sa EAC community kasi siyempre napag-aral tayo niyan, marami tayong natutunan diyan, marami tayong nakasama sa saya, sa lungkot, pagtalo. Pero yun, yung mga tigasamin sa Pasig, yung tatlong anak ko sa Pinas ngayon, si Sofia, Achilles, tsaka si Sia. Father ko, Oliver, sa Pasig, sa Davao, mother ko, si Luz, si Tita Aida na nagpalaki sa akin. Yun, shoutout din sa lahat ng kakilala, Cougars Basketball Camp, sa Last Shot Basketball Team, sa lahat ng mga sa basketball community ng UAE. Ayun, maraming salamat. Tsaka sa iyo, bro. Siyempre, most especially, Mr. Jonas Batin. J. Vance, kung tawagin. Salamat na marami, bro, sa acknowledgement. Thank you din, bro. Thank you din. Thank you din sa time mo, saka sa kunwento mo na shinare mo sa lahat. Maraming salamat, bro. Na-appreciate ko yun. Ano, bro? Ano naman, bro? Pa-promote or pa-plug naman yung ano natin, yung Team B podcast natin. Yes. Yung promote ko lang din yung Team B podcast. Yung Team B podcast kasi dito marami kayong matututunan na hindi nyo alam behind the scene, mga unsung heroes ng mga Team A. Yan ang mga sinatawag ko na unsung heroes. Actually, minsan nagko-coach din ako dyan eh. Kung naalala mo, Jonas, nagko-coach ako ng Team B para at least makasalamuha ako sila.
yung mga team win, napaka-importanting tool sa isang team. At yung mga team win na yan, watch out kayo dyan. Huwag kayong masyadong relax. Pag team win, nag-pursige, sige. Kukuhanin yan yung slot nyo. Sigurado yan. So, shout out sa iyo, Jonas, sa Team B Podcast. God bless, tsaka more power. Thank you, bro. Thanks for tuning in. This has been your host, Jonas Banting, and see you in the next episode. Bro, Jay, thank you ulit, bro. Ah. Thank you din. Thank you. Usap tayo. Usap lang tayo. Kasi na sa store po. Ay, next time ulit. Isang karangalan yan. Ah. Walang cooking yan. Walang alok cooking yan. Ang karangalan din, bro. Salamat. Walang cooking. Ingat ka pala. Ingat, bro. Ingat. Thank you ulit, ah. Okay, God bless. Hey, bro. God bless, bro.